pa ang haranan. Ang sarap siguro ng pakiramdam ng babaeng hinaharanan, no? Sa mga probinsya. Naranasan niyo po ba yun? Ako hindi na po. Hindi na po uso sa amin yung haranan ng panahon na yun. At saka hindi na po probinsya yung lugar namin. But then, kung titingnan natin, pagka kinakantahan yung babae, siguro napakalaki ng hair, no? Parang kinikilip-kilip. So how much more na haranahin natin yung ating Diyos na buhay na siyang nagbigay ng bawat buhay natin. Amen po? Amen. So nawa habang tayo umaabit na naramdaman natin yung presensya ng ating Panginoon. Scripture text. Ang sabi po sa scripture text natin, Jesus said to her, ito po yung panahon na binuhay ni Jesus Christ si Lazarus. Di po ba? Ilang araw na siyang patay, tapos dumating siya, tapos sinalubong po siya ni Maria, na kapatid ni Lazarus. So, binuhay niya, tapos nung nabuhay niya, sabi ni Jesus sa babae, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will not whoever believes in me will live even though he dies. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? Sabi niya, tinanong niya, pinaniniwalaan ko ba ito? Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, sabi ng Panginoon. Kung sino man daw ang mananampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay, mamatay man siya, may buhay pa din. Amen? So, ang tanong dito, do you believe this? Sa bawat isa sa atin, ang tanong, do you believe that Jesus is the resurrection and the life? Pinaniniwalaan po ba natin ito na siya ang muling pagkabuhay at siya ang buhay? Okay? Amen. Sige, tingnan natin kung talagang pinaniniwalaan natin siya. Next slide. Ang sabi po ay, ayan. Oh, ang title po natin is Resurrection. Yan po yung tomb. Actually, last 2 days ago, nanonood po kami ni Kuya Bernard yung tour ni Karen Davila sa Israel. At nakita po, pinakita po yung mismong tomb na yan, existing pa hanggang sa panahon na yun. Yung tomb na sa kaibahan, sa maraming libingan, eto lang ang libingan na walang laman. Kasi sa lahat po ng libingan, buksan nyo, sigurado may buto-buto nun, di po ba? Pero dito, wala kang makikita. Bakit? Because ang title po natin is Resurrection. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Next. Meron daw pong tatlong reaction ng mga tao during that time nung nagkaroon ng Resurrection. At makikita natin dito, baka isa tayo sa mga ito. No? Kayo po ang bahalang sumagot. Kukunin po natin yung title na ang ating scripture sa Matthew 28 para maintindihan po natin kung ano yung nangyari nung panahon na yun, nung muling mabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang unang lase daw po ng tao at reaction is, syempre, yung mga naniniwala sa kanya. Okay? Ang sabi po doon sa Matthew chapter 28 verse 1, basahin natin, after the Sabbath at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and other Mary went to look at the tomb. Kasi po, di po ba kaya minadali si Jesus Christ na di ba nga dapat pupukukin na yung tuhod niya para masigurado patay siya. Kasi minamadali dahil meron po silang Sabbath noon. Meron po silang okasyon. Kaya, pag po ganong araw, hindi pwedeng gumawa o magtrabaho kahit sino. Kaya nung pong pagkatapos ng okasyon na yon, maagang maaga pa lang, wala pang araw, madilim pa lang, umalis na itong si Mary at isa pang Mary, marami pong Mary nung panahon na yon, no? Puro Maria po ang pangalan, no? Maraming si Mary, isa doon si Mary Magdalene, si Maria na taga Magdala, kaya Magdalene po tawag sa kanya. Okay? Ang sabi po doon, maagang maaga pa lang pumunta na sila doon sa tomb. There was a violent earthquake, nagkaroon ng paglindol. For an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. Kasi po, nung sinabihan na ng mga Pharisee, si Pontius Pilate, na kailangan bantayan maigi yung tomb or yung libingan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi meron daw balita na
muli siyang mabubuhay. No? Para siguradong hindi talaga mawawala yun. No? Kaya nilagyan po ng malaking bato para siguradong hindi makaalis doon sa loob ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang nangyari daw, nagkaroon ng malakas na earthquake at bumaba ang anghel mula sa langit ang siyang nagpagulong ng malaking-malaking bato. Kasi pag po yung ano, maraming tao po, maraming soldier po ang magtutulak nun. Hindi po basta-bastang bato. Malaking-malaking bato po ito, no? Tapos na yun, umupo pa siya doon. Tapos, his appearance was like lightning. Alin, para kung kidlat daw siya. And his clothes were white as snow. Ganun ang itsura ng angel na dumating. And then, next verse. The guards were so afraid of him that they shook and become like dead. Alam niyo po yung nagulat ka? No, bigla ka nakakita ng angel. Tulalang tulala, para daw silang patay. Okay? Next verse. Ang sabi po doon, he is not here. He has risen, sabi ng angel. Wala siya dito. Muli na siyang nabuhay. Katulad ng sinabi niya, sabi niya, come and see the place where he lay. Wala na siya dito. Katulad ng sinabi ni Jesus nung buhay pa siya, nang muli siyang mabubuhay. Adi kayo, pumasok kayo dito sa loob para makita niyo walang laman. Then, pumasok nga po sila. No? At nakita, nawala. Then, go quickly and tell these disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you in Galilee. Pumunta na kayo dun sa mga disipulos niya. Sabi niya, ibalita niyo na nabuhay na ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya. Tapos, at doon, makikita niyo siya. Sabi niya, no? So, the women hurried, nagmadali ang mga babae. Galing sa tomb. Although takot sila, pero punong-puno sila ng kapayapaan. Kasi during that time po, pag nakakita ng angel, takot po sila. Kasi madalas, pag nagpakita ng angel, meron pong masamang mangyayari. Parusa po lagi ang dala. Excuse po. Okay. So ngayon, although takot sila, punong-puno pa rin sila ng joy at pumunta nga po sila sa mga disipulo para sabihin. Eto. Ito ba yung mga party na ito po yung mga taong believer? No? Suddenly, Jesus met them. Ito yung mga tao pag nananampalataya eh. Sinalupong sila ng Panginoon at binate. Greetings, sabi ng Panginoon. They came to him, clasped his feet, and worshiped him. Alam niyo po yung nagpatirapa at inakap yung paa ng ating Panginoong Jesucristo at sinamba siya. Then, Jesus said to them, sinabihan sila ng ating Panginoon, do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee, there they will see me. So ito po yung isang klase ng tao during that time, mga nananampalataya, at dahil sa pananampalataya nila, nakita nila ang Diyos na buhay. No? Next po, ano po yung susunod na tao? Ayan po, ang susunod na tao ay mga denial. Nakita na nila pero ayaw pang maniwala. Ano po yung mga denial ng mga iba na may sakit na? Malalang malala na yung sakit. Marami ng mga sintomas na nakikita sa katawan. Hindi lang yun, nagpa-check up sa doktor, lumabas ang lahat ng mga findings, diagnosis ng doktor at lahat ng mga test niya. Talagang may sakit siya. Pero ayaw niya pa rin maniwala. Ito po yung mga taong denial. Tingnan po natin. Ang sabi po doon, sa Matthew chapter 8 po lahat to, no? While the women were on their way, habang doon papunta yung mga babae doon, some of the guards went into the city and reported the chief priest everything that had happened. Inunahan pa rin sila nitong mga guards na ito. Siguro matapos nilang mga shock at parang namatay at nagulat na ganyan. Nung himasmasan sila, pambihira na. Nawala yung patay sa loob, patay tayo, pugot ulo natin dito. Kasi pag po nakatakas, no, yung bilanggo, patay sila. Eh, ito patay naman, nawala pa. Eh, dilalo silang patay. No? Nagmadali po sila, sinabayan yung mga kababaihan, si Maria Magdalene at isa pang Maria. Inunahan nila, pumunta naman sila sa Pharisee. Ang sabi, the guards went into the city and reported to chief priest everything that had happened. So, sinabi nila yung katotohanan na nangyari. And then, when the chief priest had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money. Imagine, ang balita sa mga pariseo during that time, mga pari during that time, ang sinabi, nabuhay siya. Siyempre,
kwento niya kung ano nangyari, di ba? Nagpakita ang anghel, ikinulong ang bato, at muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya wala na doon sa loob ng tomb. Ganun po ang kwento nila. Pero ang sa etong mga Pharisee, ano ginawa? Ito na naman, gumawa na naman ng paraan. Nag-device na naman sila ng mga kwentong kutsero ng kasinungalingan. Okay? Ang ginawa nila, sinuhulan pa yung mga soldier. Sabi, they gave the soldier a large sum of money. Malaki. Mga manunuhon talaga itong mga Pharisees na to. Telling them, ito pinabutos po nila sa mga Pariseo, you are to say, ito sasabihin nyo, his disciples came during the night and stole him away while we are asleep. So pinalabas po, ninakaw ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Next po slide. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. So ito yung ginamit nilang panakot din. Maliban sa perang suhol, ito rin ang panakot na sinabi nila sa mga guards. Kasi nga naman, pag nawala yung patay, patay sila. No? Kaya sabi, pag daw nalaman ng governor, no? Na ganun ang nangyari, masasatisfy yung governor at di na sila mapapahamak. Next slide po. So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among Jews to this very day. So ibig sabihin, kabakit pala maraming Muslim ang hindi naniniwala sa Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagkabuhay? Dahil sa storya na to. At bakit mismong Israelita, mismong dun sa lugar na pinangyarihan, hanggang sa panahon ngayon, hindi na sila naniniwala na si Jesus Christ ang tunay na Messiah o tagapagligtas. Dahil sa balitang ito. Tingnan niyo po, kapandaraya ang mga kasinungalingan. No? Dahil sa kasinungalingan ito, maraming hindi naligtas o maliligtas. Kasi ito po ang pinaniniwalaan nila. Kahit po ang mga taga rito sa lugar natin, mga M, naniniwala po sila kay Jesus Christ. Amen? Naniniwala po sila na, although sabihin natin, pinaniniwalaan nila na prophet si Jesus Christ kasi hindi sila naniniwala na siya ay muling nabuhay. Naniwala sila na pako din, pero hindi sila naniniwala muling nabuhay. So ito po yung mga taong denial, mga unbeliever. Kahit na nakita nila ang lahat ng ebidensya, hindi pa rin sila naniwala. Kayo po ba? Hindi natin nakita, di ba? Pero nababasa natin. Hanggang ngayon, every year, kada lahat ng bansa, talagang meron pang sinakulo, yung nagpapapako, para talagang makita ng mga tao kung ano yung nangyari. Pero until now, hindi po sila tunay naniniwala sa Diyos na muling nabuhay. Sa Diyos na buhay. Bakit ko po nasabi? Kasi ang Diyos na buhay, buhay! Andun po siya sa langit na kaupo. Wala na po sa cross. Tingnan niyo po yung mga ibang kababayan natin at mga mahal nating mga kamag-anakan. Ang dinadasalan nila, nakapako pa rin po sa cross. Ang Diyos po natin buhay na. Huwag po tayong mag-stay doon. And then ang pangatlong klaseng tao, tuloy po natin ang verse, is skeptic. Anong ibig sabihin ng skeptic? And the 11 disciples went to Galilee to the mountain where Jesus had told them to go. Nagpunta nga po doon, ano? And then next, when they saw him, they worshipped him. But some doubted. Imagine nyo po, mga disciples yun. Pag po sinabing disipulo, kilalang-kilala lang po ng mga disciples, yung 12. Tapos naging 11. Kasi po yun yung mga parang nasa linya doon ng mga leaders. Pero marami pong disipulo during that time. Kung babasahin po natin ang Bible, marami pong disciples, marami pong mga tagasunod ng Panginoon. But some doubted. Baka po naman tayo nandito, no? Nakikinig tayo sa salita ng Panginoon. Kada Friday, nagsasamba tayo dito sa Panginoon. Pero may doubt pa rin. Totoo nga bang muling nabuhay? Totoo nga ba? No? Kasi kahit sabihin mo totoong nabuhay, pero kung ang ginagawa mo, parang hindi totoong nabuhay ang Panginoon. Gulang-gulang ka sa pag-asa.
palagi kang nalulungkot at lugmok, no? Ay, baka paki-check po, baka hindi pa kayo naniniwala kung hindi na buhay ang ating Panginoon sa Diyos. Okay? Dahil may assurance po, kapag naniwala tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At tuloy po natin ang verse. Ang sabi doon, then Jesus came. Ito na po yung ano, nung sinabi niya na lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay pinagkaloob na sa akin, sabi ng Panginoon. Sige po, paki-forward po. Tapos, ang utos niya doon sa mga disciples niya na i-preach ang gospel, di ba? And to the ends of the world, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Naalala niyo po nung unang nag-utos ang ating Panginoon, ang utos niya, sige, humayo kayo. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpalayas kayo ng mga demonyo. Di ba? Yun po yung unang utos niya. Pero this time, dahil aakyat na siya sa langit, ang sabi niya, ipaglaganap ninyo ang gospel, ang magandang balita, at bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Dati ang nagbaptize lang sino? Si John the Baptist. Even Jesus Christ, hindi po siya nagbaptize. This time, tayo, o itong mga disciple na itong inutusan na magbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. At turuan nyo silang sumunod. Hindi lang basta pinag-pray mo siya, binautismohan mo siya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, tapos na yun. Ang sabi po dito, teaching them to obey everything I commanded you. Turuan sila lahat ng mga bagay na dapat nilang sundin. So, hindi po sapat na tayo tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, naniwala tayo. Hindi po sapat, dapat po may pagsunod sa lahat ng command ng ating. And then, ang pangako ito ng assurance po, and surely I am with you always to the very end of the age. Hanggang matapusan, mga kapatid, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Although umakyat siya sa langit, pero kasama natin siya dito sa lupa. Hanggang matapusan daw po. Next po. Ano ba po ang assurance? Ano ba po ang assurance na bakit tayo dapat maniwala sa resurrection ng ating Panginoon Jesucristo? Nawawala ko yung mic, no? Hello? Ayun. Ano ba po ang assurance na dapat maniwala tayo sa resurrection? Kasi validation po ito ng kanyang salita. Anong validation yung sinabi niya kay Maria, Maria na kapatid ni Lazarus, na siya daw ang muling pagkabuhay at siya ang buhay. Kaya ito ay validation, ibig sabihin, pagpapatunay na yung sinabi niya, totoo. Kasi meron nga namang talagang pagkabuhay. At nakita siya nitong mga disciples at maraming tao nakakita sa kanya. Mga nananampalataya sa kanya ang mga nakakita. Ano ba po ang salitang binalidate ng kanyang muling pagkabuhay? Okay. John 14:6, ito po lagi nating naririnig, ano, sabi niya, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Wala daw pong makakarating sa langit, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung hindi tayo mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, una sa pagkapako niya, sa pagkamatay, at muling pagkabuhay niya, syempre kasama na yung pag-akyat niya sa langit. No? Kung hindi daw po tayo maniniwala sa kanya, no? Sa, kay Jesus Christ, sa ating Yeshua, wala tayong way or wala tayong kaparaanan upang makarating sa langit. Okay? I am the way, the truth, and the life. No one comes. Walang makakarating doon, kundi sa pamamagitan lang ng Panginoong Jesucristo. Kaya napaka-importanting paniwalaan natin ang ating Panginoong Jesus na siya ang buhay at muling pagkabuhay. Amen? Okay, anong ibig sabihin nito? I am the way, the truth, and the life. Basahin po natin sa Matthew 27:50-53. Ito po yung validation din itong salita ng Panginoon. Nagpapatunay ng totoo na siya ang ating Panginoon. Siya ang Diyos. When Jesus had cried out in a loud voice, ito po yung nakapako siya. Ito yung last na salitang sinabi niya.
He yielded up his spirit. At the moment, the veil of the temple was torn into two from top to bottom. The earthquake and the rocks were split. Ito po mahalaga sa 52. The tombs broke open. Nagbukas daw po ng mga libingan. Okay? The tomb were open and the bodies of many saints who had fallen asleep were raised. Ano po ito? Yung mga sinabing fallen asleep po, yung mga namatay nung una. Yung mga nung Old Testament hanggang dun sa mga namatay dun sa araw ng kamatayan ni Jesus Christ. No? Yung araw na namatay si Jesus Christ. Okay po? Yun daw po yung mga na-fall asleep. And after Jesus' resurrection, when they had found out of the tombs, tama ba ko? When they had come out of the tombs, they entered the holy city and appeared to many people. Nakakashock? Nakakashock? Bumahan. Ito po yung katunayan na sinabi niya siya kasi ang daan. At siya ang buhay. So lahat po ng mga namatay ng Old Testament hanggang doon sa araw ng pagkamatay ni Jesus Christ, wala pong passage papuntang langit yun. Bakit? Kasi wala pa si Jesus Christ. Siya ang daan. Kaya nung siya ay nag-resurrect, kasama po silang nag-resurrect. Pero sabi dito, nakita at nakisama sa mga tao. Siguro kasama nila si Moses during that time. Hindi lang nila kilala. Amen po? May katawan po sila. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga nagsasabi, okay na yun, may ang reliyon na yan. Pag naman namatay ako, wala, hindi ko na mararamdaman ang sakit. Eh, nung ngayon pong matos na San Diego, hindi ko lang mararamdaman yun kasi kaluluwa lang naman yan. Hindi po totoo. May katawan po ito, nakisama sila doon. May katawan po. Kapag tayo muling nabuhay, pati yung katawan natin muling mabubuhay. Unfair naman yun, pinaparusahan. Parang naglulukuhan lang doon. Hindi naman nasasaktan. Kaya tayo nakakaramdam ng sakit dahil nasa physical body tayo. Subukan niyo po ang patay, tusok-tusokin niyo kahit ilang beses niyo sa sakit. May nararamdaman? Wala, dahil wala yung spirito. Dahil po sa last day, yung spirito at ang katawan muling magsasama upang tanggapin ang parusa o kaya ang reward na buhay na walang hanggan. Amen? Malinaw po ito, mga kapatid. Hindi po ito laging nababanggit sa mga simbahan. Pero napakabuti ng Panginoon, ipinakita niya ito para tayo tunay na manampalataya sa Kanya. Maniwalang meron talagang second life. Amen? Next po. Ano pa daw ang assurance ng resurrection? A living hope. Verse po, sige, pakilabas mo na lahat. 1 Peter 1:3-5, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. By His great mercy, He has given us new birth. Diba yung pong born again experience? New birth. Ano po sabi niya kay Nicodemus? Yung pare, no? Isang Pharisee na mayaman na kumausap sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, Panginoon, paano ba makakapunta sa kaharian ng langit? Anong sagot ng Panginoon? Kailangan kang maborn again. No? Maipanganak muli sa Espiritu. No? Maipanganak muli sa Espiritu. Okay? Ito po ang sinabi niya. At tapos, new birth into a living hope. Meron tayong bagong pag-asa. Bakit tayo na nagkapag-asa? Nakita natin yung mga namatay pa nung unang panahon pa. Muling nabuhay. Ang dami siguro nun. No? Pero hindi nila napansin. Kasama nilang lahat. No? Through the resurrection of Jesus Christ from the dead and into an inheritance, itong mahalaga. No? Meron pala tayong mana. No? That is imperishable. Ibig sabihin, manang hindi nabubulok or nasisira at hindi nawawala. Sabi, undefiled, unfading. Reserved in heaven for you. So meron tayong pinangahawakan na yung ating bagong hope namamanahin doon sa langit na hindi na sisira. Sabi, mag-impok daw po ng kayamanan sa langit, hindi ba? Huwag dito sa lupa na kung saan ang mga tanga okay,
kinakain, tapos kinakalawang, lahat po yan at nananakaw. Kaya palagi ko sinasabi yun, na tayo ay mag-impok ng kayamanan sa langit. Ito po yun, yung mana natin sa langit. And then five, who through the through faith are shielded by God's power for the salvation that is ready to be revealed in the last time. Okay? Tatanggapin daw po natin yung mana na yan sa last time. Ano yung i-reveal sa last time? Next verse po. Next slide. Okay. Ito po yung revelation or i-reveal sa last time. Okay. Maliban syempre dun sa inheritance or yung mana mo na hindi nasisira sa langit. Ang sabi po dito, sa Revelations 20:11 hanggang 15, meron po daw nakita si John the Baptist na parang great white throne. At dun sa lugar na yun, nandoon yung pinakaaraw ng judgment. Okay? Ang sabi dito, I saw the dead, great and small, standing before the throne. Nakita daw niya yung lahat ng mga tao, mayaman, mahirap, sikat, lahat na nandoon daw, nandoon sa great white throne. Tapos, ito pa. No? And there were open books. And one of them was the book of life. And the dead were judged according to the deeds as recorded in the book. O kaya maniwala po kayo, lahat po ng ginagawa natin dito sa lupa, mabuti at masama nakarecord sa Lord. Kaya po sabi, di ba, ano sabi sa mga ibang verses po na nababasa na tayo, do not be deceived, you cannot mock God. Hindi po namin madadaya ang Panginoon. No? Nakalista po lahat yan. Okay? Naka-record. The sea gave up its dead. Okay? Yun daw mga patay sa tubig. Yung mga nalunod. No? Pati po yun, bubuoyin. Yung mga nalunod na hindi na na-rescue. O kaya siguro kinain ng pating. No? Lahat po yun, muling bubuhayin. Ibibigay daw po ng dagat ang mga patay. Ng kamatayan, maging yung kamatayan mismo at ng Hades. Yung Hades po dito yung tomb. Yung tomb o yung cemetery, ibibigay po daw lahat niya yan. No? At ang lahat ng yan ay i-judge. Kaya lahat, pagdating ng last day po, lahat ng tomb, walang laman. Kasi bubuhayin po lahat yan. At haharap nga po tayo sa judgment. Okay? Huwag na po yung huli. Pagkatapos ng huli kasi, pagkatapos na tayo ay lahat na na-judge, o sa langit ka, o sa impyerno ka, hindi ba po natatapos dun? Yung pong mismong hell, itatapon pa sa mas malaking hell. O eh baka po magka-maano na tayo, tsaka na po natin pag-usapan yun. Basta ang mangyayari po, ito yung last day, at the ends of our last day, ito po yung mangyayari. Na hindi po natin pwedeng akasan. At hindi po natin pwedeng, yaan mo na yan. Total naman, wala na yung katawan ko. Hindi ko naman mararamdaman yung sakit na yan. Anong hindi ay impyerno? Anong bubukulong mong asupre? Anong apoy-apoy yan? Tingnan nyo po, napaso ako, kapraso lang, grabe po ang sakit na talagang maiyak-iyak ako. Eh, paano pa po sa impyerno, mga kapatid? Kung hindi tayo maniniwala sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang muling pagkabuhay, ay baka matusta tayo. Okay, ano pa po ang promise? Assurance, next po yan. Ang assurance pa ay promise power. So, kanina may promise tayong hope, di ba? Tapos ngayon, power. Ang sabi niya dito, nung po ito paakyat na rin siya, ito po yung sinabi niya. Bago pa lang ipako si Jesus Christ or ma-capture ng mga soldier, ng Roman soldier, ang nangyari po doon, tinatanong siya ng mga disciples, di ba? Nalulungkot po yung mga disciples kasi aalis na siya. Pero ang sabi niya, huwag kayong malungkot. Pupunta ako sa langit, sabi niya, sa aking ama doon at ipaghahanda ko kayo ng mga kwarto doon. Sabi niya, ng mga mansyon, yung ibang translation, mansyon. Mas gustong naririnig ng mga tao pag mansyon eh. Pero sa ibang mga version po, room lang. Room. Okay, pagkatapos nung sinabi niya yun, nalulungkot pa rin sila.
Ang sabi niya, kung hindi daw siya alis, hindi darating yung comforter. Hindi darating yung banal na espiritu. Kaya din siya kailangan mamatay. Okay? At ito po yung promise na power. Sabi niya, I am sending the promise of my Father upon you, but remain in this city until you have been clothed with power from on high. Di po ba? Pinagsabihan niya yung kanyang mga disciples. Hindi lang po 12 ito, ha? Ay 11 dahil patay na. Marami po sila. Huwag po tayong makokontain na ang mga tagasunod ng Panginoon during that time, yung 12 lang. O ilang piraso na. Marami po sila. Ang sabi niya, ipapadala ko ang power or ang Holy Spirit sa inyo. Kaya huwag kayong aalis sa lugar na ito, sabi niya. Hanggat hindi niyo nakukuha. Pinaka-kabilin-bilin na niya, hanggat wala ang Holy Spirit, huwag kayong aalis sa lugar na ito. Okay? So, yun po ang power. Bakit kailangan natin ng power? Next slide, kuya. Whoever believes and is baptized will be saved. Lahat daw po ng mga naniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay na-baptized. Ito po ba'y sinasabing baptism ng water? Hindi po. Ito po'y baptism ng Holy Spirit. Sino na po'y na-water baptized? Amen. Amen? Na-baptized sa Holy Spirit? Amen. Okay. Yung hindi pa po na-baptized ng Holy Spirit, naku, kailangan pong i-desire natin yan. Kasi yan ang kapangyarihan ng isang Kristiyano. Okay? Bakit? Makikita niyo po mamaya ba't kailangan natin magkaroon ng baptism ng Holy Spirit. And these signs will follow those who believe. Lahat daw po ng mabautismohan ng banal na Espiritu. Ito daw po ang mga senyales or sign na tinanggap nilang banal na Espiritu. Okay? In my name, they will drive out demons. O sino na nakapagpalayas ng masamang Espiritu? Okay. Palalayasin pala. Baka naman hindi pa mapalayas kasi iwas ang Espiritu nasa loob. Baka naman kabadi-badi mo kasi mas masamang Espiritu kaya hindi mo mapalis. Okay? They will speak in new tongues. Sino po yung mga nagtatongues? Baka may maka-experience din po nito. Ano ba yung new tongues? Ibang lengguahe. Merong heavenly word, meron pong mga lengguahe, hindi ako Chinese, mag-Chinese ako. Ang ganon, habang nagpo-pray or nag-worship ka. Okay? Tapos, ano pa, they will pick up snakes. Okay, wag po kayong pick up ng snakes, no? With their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. Huwag niyo pong ililiteral ito, ha? Hindi ko po muna ito papaliwanag sa ibang mga message na lang po. Okay? Baka po uminom kayo ng ano? Ng lason mamaya pag-uwi. Tingnan ko nga kung nasa akin ang banal espiritu. Inom ka ng lason. At namatay ka. Lagot si Ate Irene. No? Okay. Tapos ito, they will lay their hands with sick people and they will get well. No? Sino na po ditong nag-lay hands nang may sakit at tapos gumaling? Eh, ikaw lang masakit ulo mo. Ayaw mo na umatend, eh. Paano ba yan? Paano ko sasabihin ngayon na sa Holy Spirit tayo niyan, mga kapatid? Ang sabi mo dito, ang senyales ng taong may banal na Espiritu, ito. At marami pang iba. Kasi ang sabi niyan, pag dumating daw po yung Holy Spirit, nung hindi pa siya na ipapako, kausap niya yung mga disciple niya, mas pa sa mga himalang na gawa ko ang magagawa ninyo, sabi ng Panginoon. See? O eh, paano yan? Masakit lang ang ulo, ha? Hindi na ako aating. Asa naman si Holy Spirit niya, no? Okay? Sino na po dito? Naalala niyo po si Kuya Edward? Yung umatend na may cancer? National Guard. Taga National Guard? Sino po nakakaalala kay Kuya Edward? Yan po yung pinag-pray namin nila Ate Dorothy. Tuloy-tuloy po ang prayer, stage 2. May diagnosis, ooperahan na po, lahat na ng gamot, meron na, may mga reports na po talaga ang National Guard. Pero glory to God, sa prayer po ng kanyang, ng mga mananampalataya, set free po siya. Wala na po siyang cancer. Amen. Glory to God. Ito po yung kapangyarihan na pinapangako. No? Meron po kami
kapatiran noon, may pinsan siya. Okay? Ang nangyari, yung tiyan niya lumalaki, na-bloated siya. Kasi merong bumarang to, may bumara po so dun sa may puso niya. Ang naging ano noon, tas ang kulay niya, alam niyo po yung kulay ng mga nagda-dialysis? Parang kulay talong. Ganun po, tas maglalakad lang siya mula dito hanggang dyan sa may upuan na yan. Hinihingal na po siya. Ngayon po, after nung pong service, nilapitan po ako ng pinsan niya, si Kuya Benji, sabi niya, kay Irene, samahan mo naman ako, sabi niya, kayo ni Pastor Bernard, ipag-pray natin yung pinsan ko kasi hirap na hirap siya. Okay? Tapos sinabi ko kay Kuya Bernard, mamamalansya po si Kuya Bernard during that time. Plansya. Tapos sabi ko sa kanya, Dad, samahan daw natin si Kuya Benji. Sabi niya, sige, yamo siya muna, sabi ni Kuya Bernard. Kasi gusto po namin magamit din ng mga kapatiran yung gifts or yung binigay na kapangyarihan sa atin ng Panginoon. Tapos ang nangyari po, pumunta na siya doon. Sige, kako, mag-i-intercede kami. Dito lang kami, habang andun ka, magpapraygin kami. Nung andun doon na siya, tumawag na naman, baka pwede talagang pumunta kayo dito. Sabi ko, Dad, tupiin mo na yung ano, yung mga plansyahan ko, yung kabayo mo, at tara na, pumunta po kami. To make the story short, kumanta po kami kahit wala kami sa tono ng Kuya Bernard niyo. At pagkatapos ay nag-start na po kaming mag-pray. Pero ang impression po sa akin ng Panginoon na sabi niya, meron siyang unforgiveness sa puso niya. Yan ang dahilan bakit hindi siya gagaling. Binulungan ko po yung kapatid. Sabi ko, ate, meron ka bang naalala ng mga taong galit na galit ka na ayaw mo patawarin? Umiyak po siya. Ang sabi niya, kasi kanya yung Pilipino dun sa school, kasi sa school po siya nagaling, yung assistant teacher po, grabe siyang makapandagit sa akin, ngayon hindi ko siya mapapatawad ganyan. Ate, kailangan mong marenounce, kailangan mong patawarin para maranasan mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Umiyak po siya, tas ganun pangalan ng kaaway mo. Malu, kasi sabi mo, ay pinapatawad ko na si Malu, blah, blah, blah. Okay, sa prayer po yan. Tapos, ayan na po, nag-pray na kami. Kami ni Kuya Bernard, nilay hands na po namin siya. Bagsak po siya. Mga ilang minuto lang, wala pong minutes, segundo lang, binangon na po namin siya. Ang sabi niya, nauuhaw siya. Actually, hindi po siya masyadong umiinom kasi lumalaki na siya. Sabi niya, nauuhaw ako. Minom po siya. Sabi niya, naiihi ako. Hindi rin po siya makaihi kasi kaya lumalaki na. Tapos, sabi ko, sige, samahan mo kuya, umihi. Nakalakad po siya hanggang banyo. Yung banyo niya po, siguro akit ka dun sa taas namin. Ganun po palayo. Hindi po siya hiningal. Kinaya niya po. Okay? Praise the Lord! At magtapos nun, immediately nagbago ang kulay ng kanyang balat. Siguro morena. Nagbago ang kulay ng balat. After po noon, ang sabi ni Kuya Bernard, sige ate, kung may check-up kang gagawin, kasi naka-schedule po siya, Miyerkules daw yun. Sige po, yan ay confirmation na ang Lord pinagaling ka niya. Amen? Miyerkules po ng gabi, nag-message sa akin si Kuya Benji, ate, glory to God, hallelujah, grabe ang Panginoon. Yung pinsan ko, sabi ng doktor, anong nangyari? Nasa ng bara. Kasabi ko, Kuya, napakabuti ng Panginoon. Grabe siya, kako, sa mga taong naniniwala sa Kanya. Alam niyo po, ang sabi namin, pumunta siya sa simbahan namin during that time at mag-testify. Pumunta po siya, nilakad niya mula dyan sa dulo. Mahaba po yung church namin nun. Doblihin niyo po. Nilakad niya, walang hingal, nakapag-testify siya, siya po yung magaling na. In an instant. Yan po ang nagagawa ng taong naniniwala sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? Okay, next po. Kaya bakit din po natin kailangan ng banal na espiritu? Dahil lang sa kapangyarihan? Para makapagpagaling? Para makapagpalayas ng masamang impyerno? Demonyo? Hindi po. Ang sabi po kasi dito sa Romans chapter 8, verse 11, tandaan niyo po ito, mga kapatid. And if, kung the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, kung daw po yung espiritong bumuhay sa Panginoong Jesucristo ay namumuhay sa inyo, sa atin,
sa bawat isa sa atin, no? He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. So, ibig sabihin, kaya pala tayo muling mabubuhay sa mga huling panahon dahil nasa sa atin ang banal na Espiritu. Siya din ang magbubuhay sa atin. Saan? Mortal. Ibig sabihin, itong laman na to, pakikurot nga po yung katawan ninyo. Masakit yan. Yan. Itong katawan na to, muling bubuhayin nung banal na Espiritong nasa sa inyo. Kaya ang tanong, kapatid, gusto mo ba nitong banal na Espiritu? Amen. Siyang bubuhay sa'yo pagdating ng panahon. Bubuhayin ka niya at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi yan po ay, next slide, para mas malinaw, sige. O, bakit po? Sige, labas mo ko yan. O, bakit kailangan natin ng banal na Espiritu? O, baka naman kayo kontento na, Kristiyano na ako. Tinanggap ko naman si Jesus Christ. No? Meron nga akong kapangyarihan. Sabi dito, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi po daw lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon. No? Papasok sa kalangitan ng langit. But only he who does the will of the Father in heaven. Kung sino lang daw kung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng name tag lang ang pagiging Kristiyano. Ay, tinanggap ko na siya. Pinag-pray ako ni Pastor Bernard yung kailan. Tinanggap ko talaga siya. Pero hindi mo sinusunod ang kalooban ng Panginoon. Next po, pakitabas mo yung verse. And many will say to me that day, okay, meron pong mga Kristiyano din, no? Na nagsasabi, eh, Panginoon, nag-prophesy ako. Ibig sabihin, pati yung salita mo, engineer ko, ako baka, no? Nagpo-preach ako. Okay? Tapos, nag-prophesy daw siya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at siya ay nagpalayas ng mga masasamang demonyo sa pangalan din ng ating Panginoong Hesukristo at nakagawa pa ng maraming himala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Uy, mukha talaga siyang Christian, di ba? Kasi nagpapalayas ng masamang demonyo, nagpa-prophesy siya, at may miracles pang maraming ginagawa. Mukha talaga siyang Christian, ay, sigurado yan, may banal na Espiritu, tama? Pero ang sabi ng Panginoon sa 23, then I will tell them plainly, malinaw, diretsahan. Sabi ng Panginoon, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Okay. Ang sabi niya, eh, Panginoon, Panginoon, papasukan mo ako sa langit. Kasi nag-prophesy ako sa pangalan mo. Nagpalayas ako ng mga masasamang espiritu sa pangalan mo. Gumawa ako ng maraming himala sa pangalan mo. Doon nga sa birthday nung kaibigan ko, gumawa nga akong alak eh. No? Kakahiya naman yun. O tapos sabi niya, anong sagot lang ng Panginoon sa kanya? Hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin, ikaw na gumagawa ng masama. Evil doers yung ibang version po. So, hindi po lahat ng mga gumagawa ng mga himala na yan ay nasa sa kanilang banal na Espiritu. Next po yan. Kasi, ang tunay na ililigtas, ang tunay na para sa Panginoon, ang sabi dito, and in Him, having heard and believed, sino daw, no? Ang nakarinig at naniwala sa katotohanan, yung gospel ng salvation. Yung salvation po, kasama dyan yung pagkapako, pagkamatay, muling pagkabuhay, at pag-akyat ng ating Panginoon sa kalangitan. Hindi po natatapos sa cross lang, mga kapatid. Ano? Then, you were sealed. Sealed with the promise of the Holy Spirit. So, ang tanda ng mga taong sa Panginoon, may sealed. May stamp. Either dry seal o wet seal, anong klaseng seal yan, pero ang sealyado mo ay ang Panginoong Hesukristo, ay ang ating Holy Spirit,
who is pledge of our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. So malinaw po, ang banal na Espiritu, ang siyang seal. Parang nag-a-apply ka, hinahanapan ka ng attestation, di ba? Hinahanap yung seal, kung tunay nga. So sa atin, sa huling panahon, ang hahanapin sa atin, ano? Yung seal. Yung banal na Espiritu. Kung nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Pakibalik po yan sa Romans 8:11. Ang sabi sa Romans 8:11, ulitin natin. Sumobra. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit. Ang tanong, if, kung ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo, siyang bubuhay dito sa laman natin. Kasi di na po namamatay ang Spirit. Bakit bubuhayin pa ng Panginoon ang Spirit? Di na po namamatay yun. Kaya pag namatay ka, akyat sa langit yung Spirit mo. Yung katawang lupa mo dyan muna sa tomb or sementeryo, sa libingan. Pero ang pagdating ng panahon, yung banal na Espiritong nasa sa'yo ang siyang bubuhay sa katawang lupa mo. Yung katawang lupa at ang Espiritu magsasama, tatanggap ng judgment, ano, bubuksan ng mga libro ng buhay, makikita ang lahat ng ginawa mo, ang judgment mo ay nando doon. Or ang reward mo ay nando doon. Dalawang bagay lang po, mga kapatid. Impyerno, langit. Reward o parusa. Kaya kung tunay po tayong naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang resurrection, at sa kanyang pag-akyat sa langit, dapat paniwalaan natin pag-akyat sa langit. Kasi hanggat hindi siya na-akyat sa langit, hindi bumaba ang banal na Espiritu. Kaya kung makikita natin sa Book of Acts, di ba nung nananalangin sila, biglang nagkaroon na naman ng earthquake. Laging may earthquake pag dumarating ang banal na Espiritu. Lord, baka magka-earthquake na yun. Parang napaka-imposible nun, di ba? Kasi Riyadh, may earthquake, pero walang imposible sa Panginoon. Hindi po natin kailangan ng earthquake para dumating ang banal na Espiritu. I-desire lang po natin siya sa puso natin. Unang-una, paniwalaan natin na ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, ay nabuhay, namatay, muling nabuhay, at umakyat sa langit. Sinong gusto ng kapangyarihan? Amen. Sinong gusto ng banal na Espiritu na nagiging selyo ng ating kaligtasan? Amen? Amen po ba? Amen. Excited po ba kayo? Amen. Alam niyo po itong banal na Espiritu to, hindi lang to ano eh. Hindi lang to basta magkaroon ka ng kapangyarihan, palayasin ang masamang demonyo. Kasi mismo ang Holy Spirit, kapag nanahan siya sa atin, sa loob, kaloob-looban natin, siya na mismo mag-work sa loob mo. Naalala niyo po ba si Mary Magdalene, yung unang-unang babaeng nakakita sa kanya dun sa ano? Nakakita sa kanya dun sa garden? Kasi muling nabuhay si Jesus Christ, di ba? Tapos si Mary Magdalene, lungkot na lungkot siya, tsaka yung isang Maria pa. Tapos nakita niya si Jesus Christ. Kilala niyo po ba siya? Siya yung ano, prostitute? Yung babatuhin po dapat siya dahil nahuli siya sa aktong pangangalunyan. Anong sabi ng Bible? Meron daw pong ilang demonyo si Maria Magdalena. Ilan po? Ito. Pero tingnan niyo dun sa huli, Holy Spirit, pinalayas ang mga masasamang espiritu. Alam niyo po yung wala sa mga espiritu, hindi po yung tumitiri ang mata yung ganyan, tapos hindi po, no? Yung nananakmal. Meron pong mga espiritong napakatahimik. Ano yun? Espiritu ng pagmumura. Espiritu ng mga vices. Espiritu ng pangangalo niya. Espiritu ng, eto number one, kasinungalingan. Yung pong mga Pharisee, anong ginawa? Nagsinungaling na naman. Gumawa na naman ng kasinungalingan. Kaya hanggang sa
buhay ang ating Panginoong sa Kristo. Kawawa po. Mas matindi pong parusang makakamtan ng mga Pharisee na yon na gumawa ng kwento na hindi na di umakyat sa langit o nabuhay ang ating Panginoong sa Kristo. Ano pa po? Ang dami po yung greediness, yung pagiging masakim. Mga spirit po yan. Masamang spirit po yan. Kaya wag pong nakita mo si Kuya, napakaamo ng mukha. Bala anghel. Pero pagkatalikod, ay grabe naman. Marites. Ay, spirit po yan. Sa spiritual realm po, pagka nasa prayer kayo, sa spiritual realm, makikita niyo po yung mga yan. Battle po yan. Kaya bakit kayo magtataka, napakahirap tumigil ang chismis? Kasi espiritu yun. Kailangan i-battle natin sa panalangin. Bakit yung iba hindi makatigil ng paniligarilyo? Espiritu yun, kapatid. O anong espiritu ang dapat tumalo sa masamang espiritu? Banal na espiritu. Kaya kailangan gustuhin natin na manahan sa atin yung banal na espiritu. Kaya pagka sa katawan natin, patuloy tayo sa kasinungalingan, sa kasamaan, sa lahat ng ginagawa natin, walang conviction. Alam niyo po yung conviction? Yung parang alam mo, yung makikipag-date pa lang ako, makikipagkita pa lang ako sa kachat ko. Gwapo. Pupunta pa lang ako siguro dyan sa Alfaisalia, malapit, di ba? Magkikita mo. Ay, yung tuhod ko nanginginig na siguro. Conviction. Yung gagawa ka ng masama, nanginginig na yung tuhod mo. Yun yung Holy Spirit, kapatid. Pumipigil sa'yo na gawin yan. Oh. Yung tipong dapat dadalo ka. Meron sa'yo pumipigil, huwag ka nang dumalo. Ay, spirit po yan, kapatid. Huwag niyo pong tawag dito. Parang... entertain. Oo, ini-entertain. Parang, masakit naman talaga ang ulo. Kahit po yung mga sakit na yan, spirito yan. Nakita niyo po maraming story sa Bible, lalo na sa Book of Acts, yung mga pinagaling. Ang mga, alam niyo po yung epilepsy? Nakikita niyo yung mga bumabagsak. Sinabi yun. At ginugo po siya ng masamang espiritu. Masamang espiritu po, bakit nagkaka-epilepsy ang tao? Marami po ha, yung iba dahil sa espiritu, yung iba dahil naman sa kapabayaan natin, eh puro naman taba ng baboy at saka balat ng chicharong manok. Kaya ka naman maraming kolesterol, tapos sisihin mo si Satanas. Okay, sisihin mo yung masamang espiritu. Eh, samantalang ikaw na mga ano, tawag sa ano, yung salitang mas lumaklak. Ikaw ang kumain na Jesus. Yung mga masamang espiritu ang siyang sukumuha ng balat ng manok at sinuko sa bibig mo. Ikaw naman, hindi po ba? Oh. Yung masamang espiritu ba kinuha niya yung sigarilyo at dinagay niya sa bibig mo? Tapos nung nagkaroon ka ng cancer sa lungs, so, ang masamang espiritu, itong demonyong no? Pastor, pakipag-pray ako. No? Ilay hands, eh, pambihira naman kapatid. No? Kawawa naman minsan si Satanas. Palagi siya sinisisi sa ginagawa natin. Oh, pag Pasko, dahil pagkain, gusto mo lahat ipasok sa tiyan mo. No? Hindi po ba? No rice, pero isang kilong steak ang kakainin. Unlimited steak. O, tapos ang taas ng cholesterol, ang taas ng uric acid. Pastor, mag-pray niyo po ako, yung test ko sana negative. Ay, pambihira kapatid. No? Di ba nakakatawa? O sino po dito yung mga may conviction pa? Ibig sabihin, ikaw ay nababagabag pa kapag ikaw ay gumagawa ng masama. Yung parang nahihiya ka pa. No consensya. Okay? Yung iba wala nang hiya. Bakit po? Totoo yan. Sa Romans po, sa susunod ituro natin, pag yung palagi mong ginagawa yung masama, no? Ang kasanayan, maging ang Diyos, pababayaan ka na lang yan. Patitigasin niya na yung puso mo para hindi ka na rin makapamuhili ng kapatawaran. Sa ibang message po. Kaya kapatid, anong sabi ng Bible? Do not quench the Holy Spirit.
Kung totoong naniwala kayo sa Panginoon at tinanggap niyo siya at meron kayong banal na espiritu, kapag nagsasabi ang pa, huwag mong gawin yan. Do not quench. Huwag mo siyang palungkutin. Bakit? Di po ba si Haring Saul, yung pinalitan ni King David, iniwan siya ng banal na espiritu? Ano po pa nalangin ni Haring David? Let not thy Holy Spirit take away from me. Ang panalangin niya, huwag mong kunin ang banal na espiritu sa akin. Bakit? Kasi pag wala ng banal na espiritu, ang hirap ng humingi ng kapatawaran. Tapos ka na, kapat. Kaya huwag po nating inaabuso yung grace. No? Ay, alam naman ng Lord, gusto ko talagang magbago. At saka graceful naman ng Lord, patatawarin naman niya ako. Eh, pambihira kapatid naman. Kada Friday, papatawarin ka ng Panginoon buong linggo, kasalanan ang ginagawa mo. Eh, di po ba abuso yun? Ay, uulitin ko ang sabi ng Panginoon, hindi niyo po siya maluloko. Kung ano daw po ang tinanim niyo, siya yung aanihin niyo. Natin, kasama po ako. Hindi po ako huli-hulihan dito, no? Banal-banalan. Marami din po akong pagkukulang, kami ni Pastor Bernard. Eh. Pero nandoon yung banal na espiritu na patuloy sa wag. Eh kaso tayo pag sinabi niyang wag, alam niyo po yung mga nagda-try? Diba? Anong ayaw-ayaw ng mga nagda-try? Yung merong backseat driver. Ano po yung backseat driver? Diba, nagda-drive ka? Oh, bakit diyan ka pumunta? Dapat dito ka pumunta? Diba? Backseat siya eh. Kung baga tinanggap natin ang banal na espiritu sa puso natin, pero hindi natin siya pinaupo dun sa driver seat. Andun siya sa likod. Kaya kayo pagsabi ng banal na espiritu, oh, huwag mong gawin yan. Panahimik ka. Ako may hawak na manibela. Dapat po pag tinanggap natin ang banal na espiritu, dun siya sa driver seat. Kung sa inyo gustong pumunta, doon tayo. Sinabi niya, kaliwa, kaliwa, sa simbahan. Hindi sa, o di tayo sa kilong ni Kokoy. Backseat driver. Di ba ayaw po natin yun? Nang may backseat driver, na pambihira. Madidisgrasya pa tayo sa ginagawa mong yan. Eh. No? Oo, yan na. No? Ganun po ang Holy Spirit. Palaging sumusutsut. Pero mas mahalaga, pag ang Holy Spirit pinaupunan natin sa puso natin, no? Pag pinaupunan natin siya mismo sa mismong driver seat, siya yung magmamaneo, siya magmamaneuver. O, dito tayo. Ang sinabi ng Lord, pumunta ka doon, ipag-pray mo, pumunta ka doon. O, magbigay ka doon. Ah, ang bigat. Magbigay. Eh kaso, madalas, gusto natin dati yung driver ng buhay natin. Yun po ba ang tunay na pagsuko sa Panginoon? Pag sinabing Lord, Panginoon. Pag sinabing Lord mo siya, siya may-ari sa'yo. Lord nga eh. Pwede bang ikaw na alipin, sabihin mo sa amo mo? Ikaw na nga magsakin. Kahit yung patulong ko, sasampalin ko siguro eh. Kung bihira ka, binabayaran kita, ako palutuin mo nang sa akin. Di po ba? Kaso, masyado naman tayo kasi, huwag naman pong palaging grace, mga kapatid. Naunawaan naman ni Lord yun. Totoo po, no? Pero may hangganan. Kaya hanggat hindi pa nakakalyuhan ang ating mga puso sa kasalanan, ituwid na po natin ang ating mga buhay. Kasi pagdating ng panahon, pagkalyado na yan, wala na tayong pag-asa. Ang only kapangyarihan na meron ng Panginoon sa mga oras na ito, na kaya niyang ibigay ang banal na espiritu. Tayo po'y magsitayo. Sinong gusto ng Holy Spirit? Sinong gusto ng Holy Spirit? Ayaw nyo ng Holy Spirit? Ayaw nyo ng kapangyarihan? Ayaw nyo ng seal? Yung silyado, katunayan na ikaw ay anak ng Diyos? Katunayan na pagdating ng huling panahon, bubuhayin niya yung katawan mo na yan? Baka mas maganda ba kayo?
Yung pinaka-prime, yung pinaka-magandang buha natin, yun ang bubuhayin. Kaya yung pong mga na-miscarriage, hindi po yun mga fetus pagdating ng panahon. Buo po yun. No? Yung mga prime at walang bata, kapag tayo muling binuhay, nandun ka sa prime age mo. No? Kaya kung may namatay na bata, pag po pagdating ng panahon, hindi na po bata yun. Yung prime age, siguro 21, hindi po po alam eh. Kasi may mga namatay na 100, sila may to sila, kung kailan, 500, mahigit ang mga edad. No? Ang mga, hindi ko po alam, pero ang pinaka-prime age po, yun ang alam natin. At bubuhayin ang Lord. Okay? Let us close our eyes. Yung pong gustong tumanggap ng banal na Espiritu, napakahalaga nito na ang kinin natin. Dahil ito'y kapangyarihan natin. Kantahin po natin yun. Bago tayo manalangin pa. Place that feels
Hallelujah. You are welcome here, Holy Spirit. Thank you for the resurrection and the ascension. At binaba mo ang kapangyarihan mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa banal na Espiritong hindi mo ipinagdadamo. Ikaw na mismo ang nagsabi, kung ang masamang ama ay nagbibigay ng mabuting bagay sa kanyang mga anak, paano pa ang Diyos Ama na hinihingi na ibibigay niya ang banal na Espiritu sa lahat ng humihingi? Buksan mo, Panginoon, ang kalangitan. Sa oras na ito at ibaba ang masaganang presensya ng banal na Espiritu. Buksan mo ang bawat puso ng bawat kapatid. Hallelujah. Hallelujah. And feel the presence of the Holy Spirit. Narito ang ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hinihin po kanya kapatid. Pupunuin kanya kung didi-deserve mo. Saturate us, O God. Hayaan mong maramdaman ang bawat kapatid, Panginoon, ang pagyakap mo sa mga oras na ito. Bigyan mo sila, Panginoon, ang kapangyarihan na nagmumula sa ito upang magpalayas ng masamang espiritu, gumawa ng himala, magpagaling ng mga may sakit, at magkaroon ng lakas ng loob upang i-preach ang iyong mga salita at tumanggi sa kasalanan. O glory, glory to the Holy Spirit. Hallelujah. Salamat po Ginoong sa banal na Espiritu. Hallelujah. Patuloy po kami tutuloy, Panginoon. Patuloy po palakasin ang banal na Espiritu sa bawat sa Power Lord. Kung ang buhay mo ay hindi mabago, you wanted to change your life pero wala kang paramdaman. Yung bagyang-iya ka na sa ating Panginoon, pero because something that came on you na hindi mo ma-overcome. It is not God design na lagi po tayong loser. Ang sabi ng ating Panginoon that we are more than conqueror. The only thing that we need is to completely surrender our life. Buksan mo po yung puso ng ating mga kapatid. This is an opportunity for us to invite for the Holy Spirit. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi niya magdadamot kailanman yung banal na Espiritu. But because of your sin, but because yung katigasan ng puso po natin, but because the way we live our life, hindi may buhos ng ating Panginoon ang kanyang banal na Espiritu. Today is the day that the Lord will pour out His Holy Spirit. Hallelujah! Ula ba shika na bakal na na shika? Ula ba shiki na handa? Hallelujah, oh God. Hallelujah, oh God. The Lord. Oh, you are the Spirit of the Lord.
has given us opportunity to isawan na ito. Lord, sawa na kami pagkano sa buhay na hindi kaya-aya sa Panginoon. We wanted to live, Panginoon, a life, Panginoon, that full of grace and mercy and righteousness of God. Today you set us free, O Lord. Today you give us freedom, Panginoon. Today you break, you broke, O Lord, all the vices in our life, O Lord. Even the stronghold of our life, you break it in the name of the Lord Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit. Christians, you are the more than conqueror. You can do all things through Christ who is strengthening us, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan na pinagkaloob ko. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We will declare your name. Your name will be lasting forever, Lord God. Your name is eternal. Your name, the Lord, is great. Your name is worthy to be praised, oh God. Oh, we will worship you, Lord. We will magnify your name, O God. Thank you so much, O Lord. For that name, O Lord, there will be power, O Lord, to free us, Panginoon, in any advantages, O Lord, in our life. Declare it right now. Declare it to our advantage. Declare it that you are free from your advantages, O Lord. Thank you so much, O God. Glory, glory, O Lord, unto you, O God. Oh, we worship you, O God. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Continue with the presence of the Lord. Right now, He is moving in the midst of us. Yes, Lord God, hallelujah. Someone right now, God is touching individually, Lord. Kung ano man ang karamdaman mo kayo, physically, emotionally, and spiritually. I would like to inform you that God is giving you freedom right now. God is giving you healing right now. Hindi ka lalabas sa bahay-bahay ito na Panginoon pa rin kung galing ko niyo. Lalabas ka dito that you will experience the greatness of God in your life. I'm 100% sure now is moving, the Holy Spirit is moving on among us right now. He's giving us freedom, O Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa tagumpay na pinagkaloob, O Lord. Indeed, O Lord, you never fail your children, O God. That in every time that we approach you, Lord, that every time we come to your presence with a humbleness, O God, salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos, hindi mo lang babago noon, ngayon na kailanman. Ikaw ang Diyos na nangako, na kailanman hindi mo kami iiwan. Hanggang sa kapisa na namin pong buhay, Lord. Kasama ka namin, salamat, Panginoon. Patuloy kang maluwan natin sa mga namin. Hallelujah. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Spirit for our need.
it, O Lord. Ikaw ang Diyos na hindi maramot. Yes, Lord. Ikaw ang Diyos na tunay na generous sa mga hindi lang Panginoong physical na pagpapala ang ipinagkaloob mo sa oras na to. Hindi lang physical na kagalingan ang ipinagkaloob mo sa oras na to. Kundi binigay mo ang spiritual na kagalingan in Jesus' name, in Jesus' name. Sa lahat ng mga vices in Jesus' name, pinuputol namin sa kapangyarihan ng aming Panginoong Jesus ito. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, meron kaming kapangyarihan at lakas na paglaban sa aming mga buhay, papaglabanan at mga tanggi sa lahat ng tukso, sa lahat ng kasalanan na inyong offer ng kaaway. We are indeed powerful and more than conqueror through Jesus Christ our Lord. Hallelujah. Hindi to Lord muli. Maraming salamat po. You are really gracious, Lord. Lord, kulang ang salita upang pasalamatan ka namin. Grabing pagmamahal, Panginoon, ang ipinakita mo na. Kamatayan sa cross. Hindi ka pa nakontento doon. Muli kang nabuhay at umakit sa langit upang bigyan mo naman kami ng helper, ng comforter, ng kapayapaan na nagmumula sa Banal na Espiritu. Kaya sa oras na ito, dinideklara ko, tanggapin ng bawat kapatid ang Espiritu ng kapayapaan na nagmumula sa iyo upang makapagtahubad kami sa aming buhay. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. 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 Sige po tayo mga kapatid.